Hi guys. Good morning Philippines, Asia, sang sulok ng mundo sa Asia. Good morning. In here America is what time? 6 o'clock. 6 minutes to 6 o'clock evening, guys. Good evening dito, guys. Tingnan yung surrounding. Yan, it's now the backyard. Can see one. And then, we go to front of this house. See my car. You see my car, guy, kawawa. O, diba? Na wala-wala na ang snow dyan. Nang dumating ako kahapon, oh my God, sa gilid-gilid, nagninigas ang mga snow. Yan, guys. So, yan ang aming buhay dito sa Amerika. Ito yung place ng aking esposo. Esposo ba yun? Nobyo sa, ano? Sa Tagalog. Yan. Esposo, asawa ata, hindi ko alam. Yan, guys, ang front ng bahay niya. O, diba? Namuti tayo dyan, mga kapitbahay. Tingnan nyo. Ang ganda ng surrounding dito, guys. Lugar ng Nobyo ko. Gustong-gusto ko dito kasi tahimik, walang stress, relaxing kayo, guys. So bukas shower natin ang ating car kasi uwi na tayo bukas, di ba, guys? So thank you sa nag-subscribe. Mamaya mag live tayo, tingnan natin kung sino mga tao kasi mag grapples tayo pang load yan, di ba? So yan ang surrounding dito. Yan, ito yan, guys. Hindi pa, guys. Yung mga kapitbahay, guys. Yan, top dinner sa aking love you. Tapos, may ano tayo mag... Ano lang tayo ngayon? Mag fries. Luto tayo ng french fries, guys. Air fryer. Tsaka mag ano lang tayo. Mag air fry lang tayo ng salmon. Yan ang dinner namin ngayon. Diba? Ekonomiya. Mahal. Tapos mag-wine tayo, guys. Yan. Mag-wine muna tayo. Mag-unwine muna tayo. Inom tayo, guys. Inom na wala pang dinner. Yan. So mamaya yun. Babay muna, guys. Mamaya. Hi, guys. Kain tayo, guys. We eat dinner, guys. Bye. Inom tayo, guys. Magubog tapos laway ng bahal. Yums. Kain, guys. Kain french fries and salmon. Our dinner tonight. Tikman natin, guys. Yum ba? Diba? Gamot. Look, fresh the salmon, yeah? Kain tayo, guys. I know. The fries is cool already. Vamos. Kasi labas mahal. Outside expensive. Better we cook inside in the house. Yeah. Mukbang. Kain tayo, ramen.
mukbang. Kain. Diba? Pag may asawa kayo ka pa, ma. Tuwang-tuwa kaya ilabas kayo kakain. Pero, mas masarap kung luto niyo. Hindi ba yung Valentine's, nagluto lang ako? Hindi kayo makahanap dito ng dinner with candlelight. Dito lang sa bahay. Sa bahay lang ninyo. Kain-kain sa labas, mas masarap pa yung luto. Yung laging kumakain sa labas, hindi marunong magluto. Ganun lang yun. Lamas. Diba, babay muna kayo. Ano muna wan. Diba, babay muna kayo mamaya. Ayan lang atong dinner guys. Tapos na guys. Tapos na ating dinner. Yan lang. Diba? Before Valentine's, candlelight dinner lang kami dito sa bahay. Tapos chicken wings. So, ngayon naman, after Valentine's, kasi weekend lang kami makita sa aking nobyo. Yan. So, salmon with fries naman. Kasi pag sa labas, malamig. Tapos, ka-okay lang na aking nobyo sa iyang cold. So, malamig. Hindi siya pwede malamigan, di ba? So, yan. Understand na lang tayo na hindi tayo nilabas sa man. Total, masarap naman yung luto ko eh. Diba? Yan, masarap pa naman siya. Masarap pa din ako. Kasi kaya sa labas. Mas masarap kaya yung luto mo, diba? Mas masarap yung luto natin. Tsaka magamura. Tapos presko pa yung salmon. Diba? So yun. May mapili mo ang sarap pag dito lang sa mga yung luto mo ba? Kasi sa labas naman, parang hindi ako nabubusog. Mas mabusog pa ako sa luto ko. Di ba? So yun lang ating dinner. Every weekend lang ako dito. So kanina prepare ko na yung ano, kasi may celebrate tayo sa ating birthday. Gastos na kayong nobyo lahat dito sa bahay niya, birthday ko. So pasalamat na tayo dyan. Pasalamat tayo sa Panginoon na 56 na ako sa awa ng Diyos. Wala pa tayong maintenance, sana naman wala, wala lang, normal lang ang ating pagkat tanda natin. So, but before, ang check up ko yung, parang iba yung pakiramdam ko sa ulo ko. Yung pala, cholesterol po, hindi pa masyado siguro, kasi hindi ko, ako binigyan ng doktor ko ng maintenance. Sabi niya, hindi daw ako niya bigyan. Challenge na niya ako, kasi mataba ako dati, di ba, ang laki ko. Ngayon, ridges na. Sabi ng doktor ko, mag-workout ako. Kaya sabi ko, yung challenge me, doc. Sabi niya, yes. So, ako na yung bahala kung anong kainin ko, anong inumin ko, anong iwasan ko, anong kailangan kong kainin, kailangan kong inumin, o, diba? So, sa atin talaga yung, kung mag-care tayo sa katawan natin, guys, sa atin yun talaga. So, walang mga tulong sa atin. Kahit doktor naman, may mga gamot, tapos ang bawal kinakain mo rin kasi may gamot, useless lang din. So, tayo lang talaga nagdala sa ating katawan, sa ating buhay, paano natin paano natin maalagaan na yun nga, hindi ka magkasakit na ganoon, hindi ka magkaganoon. So ikaw na nakakaalam. So kaso lang sa tayong mga Pilipino karamihan, di ba, matigas ulo. Kasi dito sa mundo kailangan mag-enjoy ka, kakain ka sa anong kakainin, lahat kakainin. Hindi ganoon. Kung mahal mo ang mahal sa buhay, may mga mahal ka sa buhay. Number one, ingatan mo ang sarili mo. Kasi, kung mawala ka, paano na rin naiwan? O, di ba? So, kung gusto mong matagalan, yun, ikaw na mag-ask sarili mo kung anong gagawin mo. Anong bawal. Ganito, ganyan. Kung para wala kang sugar, ang maintain mo yung blood mo.
So, sa awa naman Diyos yung blood ko maintain. So, kaya nga sa March 2024 na ngayon magpa-check up na naman ako. So, ganun lang tayo. So, thankful talaga na dito tayo sa US kasi dito meron tayong insurance. Karga kami sa asawa ko. Dati kong namatay na asawa at saka anak ko. So, meron talagang check up every year sa mata, check up sa sarili, check up lahat. So, sa OB, meron akong OB. May check up ako sa didi dati. Ang sakit-sakit, iniipit. So, hindi muna ako nagpunta kasi ang sakit. Parang may sakit ka tuloy kung ano, magpa-check up kasi didi. Iniipit kasi. Gilid, harap. Ginaganyan didi. Parang, ewan ko na lang. So, yun na lang. Hindi pa ako pumunta kasi last year at saka ngayon kasi parang nasaktan tuloy ako, hindi ko alam. Pa-check up lang ako ba kung okay ba? Okay naman. So, yun. So, sa mata, this year na naman, 2024, ano pa, sa ngipin, linis every 6 months. So, insurance yan, kaya walang bayad. Kahit pasta o bunot, yan, insurance yan. Wala akong binabayaran sa, ano, kasi kargang kami sa asawa ko. Thankful lang ako sa asawa ko kasi karga kami sa insurance niya, sa trabaho niya dati. Wala man ako ng tanggap na pension, yung lumang asawa pa nakalagay ang pangalan, pero okay lang. Ang importante yung insurance kasi halos lahat mga kaibigan ko, mahal yung insurance, talaga yung binabayaran every month ang mahal. So yung akin, yung asawa ko dati, $17 lang binabayad niya. So kinontinue ko yon for 1 year. No, 6 months. So after 6 months, alam nila wala akong pension. So ngayon, last January, nag 1 year na, itong January, binabaan nila $10 last until noong December. So, start of January na naman, tsaka ngayon, February na, wala na ako binabayad sa insurance guy. O, diba? So, ngayon, meron akong aksidente na ano, natumba ako sa, ang upuan ko sa trabaho ko. Yung ano kasi trabaho, hindi nagtutulong bayad. So, ambulansa, 1,000 plus. Pero, magkano lang babayaran ko, guys, dahil sa insurance ko, $52 na lang. So, yun. Salamat tayo, may insurance tayo. Libre na ako sa insurance. Kasi wala akong... Yung insurance kasi, connection yun sa trabaho ng asawa ko dati. So, alam nila wala akong pension. So, yun, hindi na ako pinabayad ngayon. Kinontinue ko ng 1 year, $10. Every month, deduction. Ngayon, wala na. So, salamat tayo dyan. Kasi meron tayong insurance pati anak ko, di ba? Pati sa mata, lahat-lahat ng mga check up walang bayad. So maliban na lang kung may extra mga ano siguro yung ano. Yung katulad ng may check up ako sa colonoscopy kasi yung dumi ko may halong dugo. So wala naman kasi halo ang dugo sa dumi. Delikado daw na una ang dugo or nahuli. So, akin naman halo. Wala. So, lang nakikita. So, ang bills ko is $6,000, guys. $6,000 minus $1,000 sa insurance. $5,000. So, yung asawa ko dati nag-apply siya sa financial support sa hospital. So, binabayaran ko, guys, $450 na lang. Yun ang binabayaran ko nga. $450 every month. Kung meron kang bills dito guys, kunwari sa akin, ang bills ko $450 dati. Plan ko pa yan, tinawagan ko nga i-plan ko. So $50-$50 ang bayad ko every month deduction lang. Kahit may yung sa anak ko, mga magkano yun. Tapos $25 lang guys, ganun dito. Hindi katulad sa Pinas, oh my God, pag wala kang pera, wala. Dito hindi guys, gamutin ka muna bago ang bayad. Ganun yun, gamutin ka muna bago yung bills nagsunod. So, meron ka pang i-apply kung konti lang sahod mo, yung makikita nila na low ka sa income mo, sa sahod mo. So, yun. Bawasan nila yan, guys. Tulad sa akin, konti lang sahod ko. Tapos, wala na akong asawa yun. Ayun. So, thankful tayo dyan sa mga ganyan, lalo na sa medical natin, check-up dito sa Amerika. Lalo na pagtanda. Wala ka nang babayaran kasi may Medicare ka. Nagbabayad kami ng Medicare $10 every month.
every pay ata sa isang buwan, dalawang beses nagbayad. So mahal naman ang tax natin sa isang buwan, dalawang beses sahod. So dalawang beses ka rin mag tax sa SSS, kaya hindi ka ata makatakas ito. Kay ang alam ng taga Pilipinas, mayaman kami dito sa anong may pera sa US. Oo nga, malaki ang sahod, pero ang bills, guy, pag may sasakyan ka, change oil, every 6 months yung insurance pay ko, life insurance binabayaran pa. O, diba? So, every 2 weeks, bayad ka ng SS tsaka tax, tsaka Medicare. Hindi ka maka... Wala, guy, tama-tama lang talaga ang sahod dito sa Amerika. Maliban lang kung malaki mga sahod dyan, iwan ko, baka may sobra sila. Pero para sa akin, konti lang sahod ko, guys. $15 ako per hour. So, mag-rent pa kami ng bahay. May bayaran pa kung sasakyan. O, diba, guys? So, tama-tama lang talaga. Kaya, hindi na maka-uwi ng Pilipinas. Dati may sahod pa ako. So, may pera, may ticket pa ngayon. So, yun lang, guys, ang ating ano ngayon. Salamat-salamat sa inyong lahat sa nasubscribe, nanood. Yung ano, yung gusto makaalam dyan, makaasawa ng apam, meron akong idea, meron akong technique, paano mahalin ka, o basta kung kailangan nyo ng ano, tanong, bakit ako nagkaasawa, ngayon, bakit ako nagpupinama ng apam, so, yun, depende talaga sa yan, pati sa sarili mo, depende sa iyo na maging okay ka, wala kang sakit o wala kang maintenance. So, kung may tanong dyan, yan, misses lang kayo dyan. Sasagutin kita. So, bye-bye, guys. Ito na ang ating gabi ngayon. Saturday ng night. Mag-live kita mamaya para sa titignan natin kung sinong nandyan. Kung magpa-member na naman, kaya mag-umpisa na tayo mag-live lagi. So, after my birthday, magparapol ako ng pang-load lang, tag 100 lang. Kasi wala pa tayong sahod sa YouTube. Kasi naghinto tayo ng YouTube, nag-upload, diba? So, babalik naman tayo ngayon. Bye-bye, guys! Thank you sa nag-subscribe. Ang hindi pa na-subscribe, please subscribe my channel, Miss Vlog TV, and i-like sa minyo, i-share nyo kung gusto nyo. Thank you sa mga nanood dyan, sa may puso dyan. Thank you sa inyong lahat, sa mga supporter dyan na naiwan dyan. Tingnan natin mamaya mag-live tayo. Bye-bye, guys! Thank you. Yun lang ating ngayon. Itong gabi ngayon na nagluto tayo ng after Valentine's. Kasi weekend lang ako dito sa Nubia ko. Yan. Bye-bye, guys! Thank you. Bye-bye. Bye-bye sa lahat. Bye-bye.